Sa ibang balita, matapos ang eksaktong 5 buwan bakbakan sa Marawi, inanunsyo ni Defense Secretary Delphine Lorenzana na tapos na ang combat operation sa lungsod. Ayon sa kalihim, napatay na ng puwersa ng gobyerno ang natitirang 42 terorista na naglastan sa isang gusali sa Marawi. Nabawi ang gusali kaninang madaling araw. Ayon kay Colonel Romeo Bronner, Deputy Commander ng Joint Task Group Ranao, nasa 30 hanggang 40 bangkay ng mga Mauti ISIS at kanilang kaanak ang narecover. Bukod pa rito, narecover din ang 12 sundalo sa sentro ng bakbakan. Ang isa sa kanila sinunog habang ang isa naman ay pinugutan. Pero ayon kay Lorenzana, kahit tapos na ang combat operations, tuloy pa rin ang iba pang operasyon ng militar gaya ng clearing at humanitarian work. Paglilinaw rin ni Lorenzana, hindi porket tapos na ang combat operations, ay tatanggalin na ang martial law sa Mindanao. Kailangan pa raw gumawa ng assessment sa buong Mindanao bago magsumite ng rekomendasyon kay Pangulong Rodrigo Duterte. Base naman sa ulat ng U.S. Federal Bureau of Investigation, nagtugma ang DNA sample mula sa nakuhang bangkay nitong October 16 sa DNA ng terrorist leader na si Isnilon Hapilon. Hindi malinaw kung saan nakuha ng FBI ang DNA sample ni Hapilon para sa pagkukumpara. Ang iba pang 10 na-recover, isinailalim na rin sa DNA test. Samantala, uuwi na sa kani-kanilang mga pamilya ang mga tauhan ng PNP Special Action Force na kasama sa mga sumabak sa frontline ng bakbakan. Yung ating Special Action Force who will be coming home this Wednesday, and we are preparing for an activity to recognize their heroic efforts in Marawi. After 154 days of the siege of Marawi by the Daesh-inspired Mauti ISIS group, or after a week since the Commander-in-Chief declared the liberation of Marawi, we now announce the termination of all combat operations in Marawi.